Okay. So, sining hindi pa miyembro dito? Taas ang kamay. Okay. Ang trabaho ko dito, pagtapos ko magsalita, hindi kayo maglalabas ng pera at mananitili kayong mahirap habang buhay. Okay? Hindi ako nandito para kumbinsihin kayong yumaman. Gusto kong kumbinsihin kayong manatiling mahirap hanggang mamatay kayo. Okay? Bakit? Kasi kanina pumunta kami sa mall gamit ni Mrs. Lamborghini Urus. 32 million Christmas gift ko kay Mrs. Hindi naman ako nagmamayabang. Normal lang yan sa amin, no? So, almost every year, nagre-regalo ko ng kotse sa kanya. Almost every year, okay? So, that's normal for us. Kanina, ba't kami lumabas? Lumabas kami kasi yung dalawang aso ni Madam, no? Na ang tawag niya My Boys, no? So, syempre, mas mahal niya si Boogie, tapos si Ace. Ako yung pangatlo, no? Kaming tatlo yung boys niya. Okay, so, dinala namin sa Green Hills, no? Para pagupitan, para paliguan. Every week, dinadala namin yon sa groomers para paliguan. Iba pa yung gupit. Yung gupit every 2 weeks, yung paligo every week. Okay? So, iba pa yung paligo sa bahay, iba pa yung paligo sa groomers. So, tapos, bibili siya ng alahas at magpapasukat siya ng alahas na, magpapagawa siyang alahas na bago. So, gusto niya makasama yung mga boys niya. And never yan na suutan ng collar. No? So, first time, sabi niya, Ate, gusto ko bumili nung yung sapatos na pang-aso para hindi madumihan yung paa nila. So yung dalawang, you know, si Boogie sa kasi eh sinuutan ng medyas, yung medyas na may parang may rubber sa ilalim, no, para panlakad para hindi madulas yung doggies. Tapos bumili kami ng collar, no, for the first time nagkaroon sila ng collar, ng leash, tapos sinuutan ng damit. Tapos labas kami, no. So excited yung dalawa kasi kahit papaano, no, syempre pag nakatali yung leeg, pagka sumusuway, hihilahin mo lang. Although si Boogie, no, typical, piling niya siya may-ari ng Green Hills, lahat ng tao makasalubong niya, tinatahulan niya, di ba? So, nandun kami sa Alahera, nag-post nga ako ng video, sabi ko, grabe, oh, tinuturuan na niyang bumili ng alahas yung dalawang boys niya. Oh. So, anyway, you know, we were there, and then I said, sabi ko, I need to come to the office because I just need to launch this new Mercedes-Benz, no, para dito sa mag-asawa, very hardworking. No, and they have a team called Pinakusog, no? Ano yung place nyo? Bacolod, what's that place? Tacloban, yun. Palagi yun ako confused, Bacolod, Tacloban, it all sounds the same to me. Mahina ako sa geography, no? Magaling ako sa numbers. Marami akong napayaman, kahit di ko alam kung saan sila nakatira. Okay? So, you know, ang negosyo, sino yung may negosyo dito? May negosyo. Naapektuhan po nung pandemic. Lalong lumakas o humina, no? So, awan ng Diyos si Ivern, no? Hindi po humina, lalong lumakas. No? Sabi ng mga tao, chamba. Hindi po chamba yon, no? Kasi kung matalino ka magnegosyo, alam mo yung produkto na binebenta mo, eh ang produkto po na binebenta ni Ivern is basic vitamins. Kasi the global research, no? Pharmaceutical product, vitamin product, ang pinakamahaba, pinakamasusi na research ay sa vitamina. So when we launched vitamin products, we started with Fernsey, no? Yung Fernsey ni launch po namin 2004 November. Birthday ko nung ni launch yung Fernsey, no? So I took over the company in January 2005, no? So from a bankrupt company, no, to 1 billion sales in 3 years. By 2007, 1,043,000,000 na yung sales ni Fernsey, and we became the number one vitamin C in the Philippines. Okay? Tapos, in 2016, we won our first World Branding Awards, no, for Fernsey in Kensington Palace, London, England. Hindi po to pipitsugi na award na pinagawa lang yung certificate sa Recto at pinagawa lang yung trophy sa Recto. Pumunta pa po kami ng England. Yung proseso pa lang nung pagkuha ng visa sa London. Meron sanang sasama sa amin, no, na representative nung local company, no? Representative ng local company. Ibig sabihin nagtatrabaho po siya sa DSM. Na-deny po yung visa niya papuntang London, hindi siya nakasama, no? Ganun po kabusisi para lang makuha tong award. Kung hindi ka nakapasa sa visa, kahit na may imbitasyon ka galing Kensington Palace, di ka po kasama. So kami po ni Mrs. yung pumake up. That was 2016. Tapos in 2019, no, ang nagkaroon naman ng World Branding Award is Fern D.
No, sakto po, 2019 nanalo ng World Branding Award, 2020 dumating na po yung pandemic. At nung nag-pandemic, World Health Organization po ang nagsasabi na to prevent symptoms or to cure symptoms, no, or to have a chance of fighting, no, the deadly coronavirus, you need to take vitamin D. You need to take vitamin C, you need to take zinc. Lahat po produkto ni iFern. Okay? So we are so lucky because we plan very well. Yung sinasabi, sana swertehin. Ang tagal nyo nang sinasabi, sana swertehin. Pinagdadasal nyo, sana swertehin. Bakit hindi nangyayari sa buhay ninyo? Kasi hindi nyo pinaghahandaan. Okay? You pray na umasenso. You pray na magkaroon ng negosyo. You pray na mabayaran ng mga utang. Pero itong negosyo na sa harapan nyo na, ay hindi pa to. Hindi pa iPern yan, kahit na gano'ng kaganda yan, kasi kailangan mamuhunan. Ang gusto kong negosyo, walang puhunan, walang gagawin, nakahiga lang sa bahay, yayaman. Tama? Yung nakadapa lang sa harap ng kama, nagdadasal, God, sana bumukas yung bubong naming may butas, lakahin mo lang yung butas, pabaksakin mo yung pera sa kisame. Tama? Ang tagal nyo na pinagdadasal yan, nangyari na? Hindi nangyayari because God helps those who help themselves. Prayer without action is hallucination. Tama? Tapos kung ang blessings nasa harapan mo na, hindi ka marunong magpasalamat, what God can give, God can take away also. Kaninang umaga, meron akong kausap, na miyembro natin sa probinsya, grabing bakbakan yung upline niya. Sir, ano bang gagawin ko? Tong upline ko, wala nang gana kaming samahan. Hindi man lang kami tutukan. Nagseset kami ng meeting, kinansel. Grabe, parang paano ko ba itutuloy itong negosyo? Tapos nag-post siya sa Facebook. Sabi niya, hindi kailangan ng upline, ang kailangan downline, tuloy ang laban. Tangina, di ba? Di minessage ko siya, sabi ko, tangina mo, ano ba tingin mo kay Zach saka kay Tomanitan, di ba upline din kami? Magme-message ka sa akin, di mo kailangan na upline, ba't mo ko minessage? Di ba? Ay, oo nga, sir, sorry, de-delete ko na. Tapos sabi niya, nag-post siya ulit, sabi niya, hearing and listening are different. Ha? Iba yung nakikinig, iba yung napakinggan. Sabi ko, wow, ganda ng post mo. Sabi ko, ilan nang nag-pay in sa'yo dahil sa post mong yan? Sabi niya, ay sir, wala. Sabi ko, nagpaparinig ka na naman sa upline mo. Ang tanong, ikaw ba nakinig ka sa sinabi na upline mo? Ay, oo nga sir, sorry, de-delete ko na din. Sabi ko, alam mo, wala pa akong nakikitang successful networker sa iFern na hindi kasundo ang upline. Na hindi marunong sumunod sa upline. Okay? Siyempre, yung upline na susundan at papakinggan natin, yung may resulta. Kung ang upline mo, wala namang ginagawa, sabi, tangin na mo, magtrabaho ka na. Pag hindi ka gumalaw, wala kong income. Mali po yun. Huwag kayong makinig sa ganon. Sa amin kayo makinig. Pero kung yung upline mo, top D, ikaw hindi, di dapat makinig ka sa upline mo kasi top D siya ikaw hindi. Tapos lalo na kung yung upline mo nakagawa ng maraming top D, tapos ikaw hindi, mas lalo kang dapat makinig. Okay? Tapos sino yung mga may karanasan sa networking dito? Bago nag-iFern, may na-join na ibang kumpanya. Okay. So yung, nandito po kayo, so sa tingin ko, hindi po kayo successful dun sa dati yung kumpanya. Tama? Or, successful kayo, tapos nalugi kayo. Tama? Or successful kayo, nag-away kayo ng upline or downline nyo, umalis kayo. Or successful kayo, tapos nagsara yung kumpanya nyo. Tama? Okay. Tapos ang rami ko nang na-meet yung nakarami ng kumpanya. Nakatatlo na, nakalima na, nakaanim na. Putang ina, meron ako na-meet. Sabi niya, iPern is my 58th networking company. Bang level, di ba? Alam nyo, nasaan na siya? Hindi ko rin alam. Kasi 58 niya si iPern, baka nasa 108 na siya ngayon. Okay? Kinompute nga namin lahat ng pay-in niya. Di ba? Meron pay-in na 2.5, may pay-in na 3.5, may pay-in na 7,990, may pay-in na 8.5. Tinotal namin, kalahating million na na-pay-in niya. Lipat pa rin siya ng lipat ng kumpanya. Tama? So ano ibig sabihin nun? Parating kumpanyang may deprensya, hindi niya naisip, pare, mukhang ikaw yung may deprensya. Tama? Okay? So meron naman tayo, mga miyembro, leaders, 3-5 taon sa kumpanya, tapos aalis. Tinitigdan din natin yung track record. Baka naka 5 kumpanya na siya, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 3 taon.
puro hindi nagtatagal. Okay? I don't know kung napanood nyo yung ano, yung iFern 10 years na video. Sino nakapanood ng iFern 10 years na video, yung ini-interview ako? Sige, mamaya ipapalabas na lang natin para dun sa mga hindi nakakita. Kasi pinakita yon yung journey ni iFern for 10 years. Meron po akong mga leaders na 18 years ko nang katrabaho sa networking. Okay, nung ni-launch yung Fernsy, no, 2003, no, 2004, 2005, miyembro na po sila. 2005, member na ng Fernsy. Nung ang Fernsy, no, naghiwalay, naging Fernsy at iFern, 2012, nagbukas yung iFern, nandun na rin sila. So, pag susumahin mo yung tagal nung pagsasama namin, no, ako yung presidente, sila po ang network leader, 18 years na po. So, kung sa 18 years, no, na pagsasama, hindi sila umalis, hindi ko sila tinanggal, hindi nila ako iniwan, hindi ko sila tinakwil, siguro po maayos yung pamamalakad namin. Tama? Kung nagtagal kayo sa kumpanya ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, dalawa lang naman yon. Either matindi yung pangangailangan mo, kahit na putangin na gago yung boss mo, tinitiis mo lang kasi kailangan mo yung pera, or maganda yung pamamalakad, kaya nagtagal ka. Tama? So in my opinion, ganun po yung nangyari. Maganda yung pamamalakad namin, yung mga pinangako namin, tinutupad namin, kaya po sila nagtagal. Okay? So from 2012, no, nag-umpisa yung iFern, ngayon 2023 na, nakasampung taon na sila, nandun pa rin sila sa top 20 nung iFern. Okay? Panoorin niyo po yung video. Sinabi ko po doon, nalugi po ang iFern from 2012 to 2016 ng 140 million pesos. Pero hindi namin sinara kasi ang pangako ko, tutuloy akong pagtulong sa inyo, pagsuporta sa inyo hanggang yumaman kayo. So hindi pa sila yumaman, kaya hindi ako pwedeng tumigil ng pagsuporta. Okay? So now, like in any company, no, walang tigil po yung pasok ng tao, meron din po mga taong lumalabas at umaalis. So typical po, pag ang mga leaders, no, or mga distributors ng isang kumpanya, pag umalis, syempre, kailangan siraan yung kumpanya. Syempre, kailangan siraan yung may-ari, siraan yung upline, siraan yung sistema, siraan yung produkto. Tama? Alam niyo yan, kasi ganun din ginawa nyo nung umalis kayo, di ba? Sabi na, tangin na yung upline ko, eh, ginago ko, eh, di ba? Nagbayad ako, hindi pinasok sa kumpanya, di ba? Tangin na yung kumpanya na yun, saka yung presidente, di ba? Meron akong income sa dashboard nung in-encash ko, biglang nakita ko, zero na, di ba? Nag-encash ako ng cheque, wala lang daw signatory. Tangin na, 2 years na, hindi pa rin nahahanap yung signatory, di ba? So, whether true or false, you know, when people leave, pag umalis ang tao, ganun po talaga. Kahit na mag-jowa nga eh, I love you forever, I love you till infinity, I love you until the day that I die. Tapos bukas ng babae na uli, putang ina niya, gago siya, di ba? Wala siyang kwenta, di ba? Kahapon lang, I love you forever, kinabukasan, wala siyang kwenta, di ba? Normal po yan, kahit sa relasyon. Tama? Diba? Nag-asawa na. Grabe yung tawa nila, o, tinamaan sila. 20 years na po sila mag-asawa, diba? I love you, tatlo na yung anak. Siyempre, may nang lalaki, or may nang babae, or may nang bakla, may nang tomboy, whatever. Diba? Minsan, after 10 years, saka nila, ay, bakla pala ako. Diba? Meron naman, after 15, ay, tomboy pala ako. Wala nang problema doon, no? Mga paborito naming, paboritong kaibigan ni Madam, puro mga bakla. Lahat ng sikat, mayayaman na bakla sa Pilipinas, barkada ni Madam. Okay? So, we love gays, no? We love women, we love men, we love everybody because, you know, we are here to help people, we are here to share prosperity. Ang siguro ma-advise ko lang sa inyo, lalo na para sa mga hindi pa miyembro, no, ang pinaka-importante po sa pagpili ng kumpanya, track record po. Kasi lahat ng kumpanya bagong bukas, no, or bukas na ng 3 taon, 5 taon, pag wala pa pong resulta, wala pa pong napapayaman, wala pa pong napapatunayan, magaganda po yung sinasabi at pare-pareho lang yung sinasabi. Konti pa lang dito, ikaw ang mauuna. Hindi pa namin napupuno yung ano, yung anong tawag dito sa ganito, kung saan nag-BBOM, di ba? Ikaw pa lang ang magpapakapal ng lugar. Pagka pumutok to, ikaw ang nasa taas. No? Sa lahat na sinabi niya, ang tatandaan mo lang doon, pag pumutok to, kasi kadalasan hindi pumuputok. Malakas lang yung putok. Okay? Tapos,
Lahat kasi, nung mga nalugi sa mga networking company na sinalihan nila, kasi kulang ang kaalaman. No? Ang alam nyo lang, kailangan mauna tayo. Kailangan yung nag-uumpisa pa lang. Kailangan yung wala pang leader. Okay? Kailangan yung wala pang CPR. Yung kailangan yung hindi pa nare-rehistro sa BPAD. Kailangan yung wala pang sistema, yung hindi pa nakapaglabas ng cheque para ikaw ang unang cheque. Sana may lumabas na cheque. Okay? So, when you are joining a company na full of promises, di ba? Ang ending, promise lang din yung kabayaran mo. Tama? So, the beauty, no? Yesterday, I posted this video na ginamit po namin sa SMX, no? In SMX, we targeted 5,000 people, no? But we ended up with about 4,000. No? Hindi namin napuno. No? Hindi namin kinakaya. Dito sa iFern, wala pong sikreto. Pag malakas ang benta, makikita mo yan. 200 yung top D. Pag mahina yung benta, nagiging 150, 130 yung top D. Bumababa talaga. Kung ano yung income, yun yung papakita namin. Kung nag 5 million si Zach, ipapakita namin. Kung nag 3 million si Zach, ipapakita rin namin. No? Kung 200 yung 100,000, ipapakita namin yan. Kung 100 lang yung 100,000, ipapakita pa rin namin. Kasi ang negosyo, wala pong tuloy-tuloy. Diba? Ang negosyo, taas-baba. Ang importante po, track record. Anong nangyari? Pandemic, tuloy-tuloy. Tama? 2020, no? 2019, pagpasok ng 2020, nag-pandemic, putang ina, nagdoble yung benta. Okay? No joke, nagdoble yung benta. Yung luxury car namin, no? Definition ng luxury car, Chedeng, Mustang, Mercedes-Benz, no? Yung mga Land Rover Defender, ganyan. From 15, naging 50. Okay? So, sino yung wala pang kotse dito? Yung totoo lang, wala pang kotse. Huwag kayong mahiya. Karamihan naman ng tao sa Pilipinas walang kotse. Okay. Hindi po nakakahiya yun. Kasi sa 110 million tao ng Pilipinas, more than 100 million wala pong kotse. Ha? Oo. So, dito po sa iFern, ang nagkaroon po ng kotse from 2016. 2016 to 2022, hindi pa po kasama yung 2023, 600. Okay? 600. Yung nagkaroon ng luxury car, yung kotse na 3 million pataas ang halaga, no? Katulad nung kanina, Chedeng sa baba, Mini Cooper, 100 mahigit. So in total, 700 po yung nagkakotse sa iFern. Doon sa pinanggalingan yung kumpanya, whether networking or empleyado po kayo, meron bang 600 na nagkaroon ng kotse? Wala. So, ibig sabihin, kung sa loto lang or sa sweepstakes, mas malaki yung chance na tumama ka dito kasi napakarami nang nauna sa'yo. Tama? So, if you want to have a car, kung ang goal mo magkakotse, your best chance is here in iFern. Why? Because we've been doing it for 10 years. Tama? Kung kunyari, duda po kayo, ang Facebook naman po, libre. Tama? Kailangan lang ninyo oras. Ne? Mag-example tayo, yung account po ni Zach Lopez, no? Account ni Alejandro Tolentino, nandiyan si Jelay Mateo, Daisy Masongsong Reyes, no? Nandiyan si Buddy Rances, nandiyan si Cristy Recaro, nandiyan si J.M. Jacinto, yung mga PD lang. Magtiyaga kayo ng oras. Mag-scroll kayo, tignan nyo, uy, nag-post siya this week 300,000. Scroll. Uy, next week 200,000. Sulat mo sa papel, 300 plus 200. Uy, 150. Uy, 700. Lista mo lahat. Balikan mo, 6 na taon. No joke. Diba? Oras eh. Kasi, rather than maglabas ka ng pera na, ay grabe, dito na ako yayaman. Eh, diba 10 beses mo na sinabi yan sa sarili mo? After magsalita ng speaker na napakagaling, eh ako nga, tangin na, namamaos pa ako eh. Diba? Sinabi ko naman totoo, yes, ang negosyo namin, vitamina, nagkakasakit din ako. Diba? Hindi ibig sabihin nagbebenta ng bitamina, hindi nagkakasakit. Nagbebenta ng bitamina, nagkakasakit rin. Bakit? Kasi mga putang na nakapaligid sa akin, hindi pa nagbibitamina. Tangina, kayo may kasalanan yan eh. Yung mga kausap ko ng Tuesday, hinawa ako eh. Sige, umalis ka na, hindi ka kawalan. Hindi ka kawalan. No joke, gusto mo ilaglag ka pa namin sa balcony. Joke lang din. Bago kita ilaglag, hindi ko papaalam. Siyempre, di ba? Kailangan ligtas ako sa soko. Ano ko, tanga? Di ba, pag nilaglag kita, walang makakaalam. Ikaw lang. yung cellphone mo, gusto mo pipiti akong ganyan, wala na yung cellphone sa kamay mo. Bodyguard?
Joke lang, joke lang. Sir, pisa. Bantayan niyo yan, ah. Bantayan niya. Bantayan niyo yan. Pinagbantaan ako. Okay. So, you know, ang most important skill na meron kayong lahat, mag-imbestiga. Huwag lang yung makinig sa mga sabi-sabi. Kasi 10 beses na kayong naalukan, na balo, power! Power! Putang ina, grabe! Grabe talaga! Power! Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, bayad na! Okay? Ngayon, ilang beses na kayong nabudol sa ganun? Kasi hindi kayo nag-imbestiga. Ako lang magsasabi sa inyo na mag-imbestiga kayo. Imbestigahan nyo lahat. I-type ninyo yung Tumanitan. I-type ninyo yung Fernsey. I-type ninyo yung Fern D. I-type ninyo yung iFern. I-type ninyo yung Tulpo. Type ninyo. Oo, kasi yung mga ibang kumpanya na sinalihan nyo, putang ina, natulpo lahat. Tanga-tanga lang kayo, natulpo na, sumali pa kayo. Di kasi kayo nag-research, di ba? Kayo yung tinawag na after Tulpo members. Natulpo na nga, sumali pa kayo. Okay? So, do your research, no? Check nyo yung post ng mga iFern leaders at members, no? Tutulungan ko po kayo. Paanong tumingin kung tunay yung negosyo o peke yung negosyo? Pag every time mag-scroll ka, pucha yung mga ano, Robert Kiyosaki, 'di ba? Yung mga sinabi ni Chinkitan, puro ganun lang repost. No? Puro repost, puro mga sayings, kotseng magaganda, relong magaganda, no? Tapos may nakalagay, you know, work hard. Rome wasn't built in a day. Fight until you die. 'Di ba? No retreat, no surrender. Yan. Pagka puro ganyan nakikita nyo, tawag doon, walang nangyayari sa buhay niya. Tama? Pag nagpo-post siya ng mga YouTube video ng mga aksidente, YouTube video ng mga magagandang kotse, YouTube video ng mga bakasyon na magaganda, no? Picture ng pera, i-repost mo to. Ikaw na ang next na yayaman. Ilang beses na pinost yun, di ba? Di kayo yumaman? Okay? So pag puro ganun yung post, walang nangyayari sa buhay niya. Dito sa iFern, tignan nyo po yung post ng mga leaders ng iFern. Walang katapusan. May kausap ngayon, may dinilibel mamaya, may binenta mamaya, may check-in na kinuha sa office, dumaan sa office, nag-encash, nag-pick up dito, produkto, nag-pick up dito, package, nag-post ng latag, no? Dito po sa iFern, Monday to Sunday, meron pong event sa office. Kung hindi po kayo marunong magsalita, sabi nyo, grabe, nung gwapo nung presidente, galing magsalita. Dadating din ang araw, magiging kayo rin ako, mga 150 years. Praktisan nyo lang, tsagain nyo lang, di ba? Manalangin lang kayo. If you cannot be like me right now, tama? Even the leaders at the back, they cannot be like me right now, but they can be near me. Tama? Pupunta lang kayo dito, kami magsasalita para sa inyo. Tama, hindi kami yung nandito pag nagbayad na kayo, tapos di nyo na kami mahanap. Tama, yung mga kumpanya sinalihan nyo, di ba, sumali kayo kasi nilatagan kayo sa Starbucks, sa Turuturo, sa Jollibee, sa Greenwich, kung saan man kayo nilatagan, sumali na kayo, tapos pag-check nyo, wala palang opisina. Ngayon, dito, dinala kayo sa opisina, no, na-convince kayo dito, dito kayo nagbayad, dito kayo nag-join, edi bukas magbitbit kayo ng tao, kaming kakausap ulit para sa inyo. Kung na-convince kayo dahil sa dami ng kotse, bukas pumunta po kayo ulit, iba naman ang kotse na naka-parking dyan. Sa sunod na araw pumunta kayo ulit, iba na naman yung kotse na naka-parking dyan. Yung mga may-ari po ng kotse, kausapin nyo po, isa-isa imbestigahin nyo. Ate, kuya, matagal ka na sa iFern. Hindi, driver lang ako. Nirentahan lang yung kotse, pinaparking lang dito. Doon sa mga dati niyong kumpanya, ganun po kasi nangyari, hindi kayo nag-usisa. Dito, tanungin niyo po, yung mga bumaba ng kotse, alamin niyo, driver ba sila nung may-ari or sila yung may-ari mismo? No? Tanungin niyo, kuya, ate, matagal na po kayo sa iFern? Oo. Kuya, pa-selfie naman. Ate, pa-selfie naman. Pwede makuha yung FB name ninyo. O yun, kunin nyo yung FB name, i-add nyo as a friend, research ninyo. Tignan ninyo. Uy, naka-Mini Cooper siya. Tignan ninyo. Ay, grabe, 4 taon na pala siya sa iFern bago nagka-Mini Cooper. No? Meron 4 taon, 5 taon, 6 taon nagka-Mini Cooper. Meron din 6 buwan. Meron din 3 buwan. Depende po yan. Tapos dalawang klase po ang miyembro ng iFern. Meron pong miyembro ng iFern na pagpasok dito, mas mahirap pa sa daga. Katulad nyo po.
Pagpasok sa IPERN, baon sa utang, katulad nyo po. Pagpasok ng IPERN, lahat ng klaseng negosyong pwedeng ikalugi, ikinalugi na po nila. Yun po yung unang klase. Yung pangalawang klase ng miyembro sa IFER na wala po sa ibang kumpanya, yung mga successful na negosyante. Okay, meron po dito kanina nagpapapicture si Mr. and Mrs. Tomaro. Nasaan po sila? Tayo kayo, maliit ka na, hindi ka pa tumayo, hindi ka na makikita. Yan, tingnan nyo po, yan, si Mr. and Mrs. Tomaro. Last week po, naglabas ng Mercedes-Benz, 83 po ang truck nila, 83. Delivery truck 83, 124 million po yung halaga ng mga truck nila. Bakit sila na sa IPERN? Kasi po, mas mabilis gawin ng IPERN, hindi po inuutang yung bayad sa kanila. Kaliwaan po yung bayaran, tapos on time, real time po yung kitaan. Every week po ang labas ng cheque. Samantalang dun sa kumpanya po nila, malaki yung mga transaksyon, pero malaking oras din ang gugugulin mo para makakoleksyon. Okay, thank you po, have a seat. So, that's what IPERN has that no other company has. Mga negosyante na meron pong malalaki, magagandang negosyo, pero nakakita ng mas maganda sa IPERN, kaya po sumali sila. Okay? So, those are the two types. If you belong to the first type, no? Nalugi ka na ng maraming beses, baon ka sa utang, no? Marami ng networking company na nalugi ka. So, ito pong sasabihin ko sa inyo. Don't ask advice sa mga lugi. Tama? Pag ang kapwa tatanungin mo, lugi ka rin ba? Oo, lugi rin ako. Nalugi ka rin sa networking? Oo, lugi rin ako. No? Grabe, no? Bad trip yung networking. No? Huwag na lang tayo mag-networking. Tama? Kasi tinanong mo, lugi. Magtanong ka dun sa kumita. Tama? Gusto mo maging mayaman, kanino ka magtatanong? Dun sa mayaman o baon sa utang? Oh, yun. E pag nagtanong ka sa lugi na networker, katumbas din yun nung mga baon sa utang. Tama? So, pag magtatanong ka, kumusta ba ang networking, maganda ba yan, ikayayaman ko ba yan, magtanong ka dun sa mga kumikita ng milyon. Tama? Oh, kumikita siya ng milyon, paano mo ginawa? Ano ba ang sikreto? Gaano ka nakatagal dito? Tama? Example, si Zach Lopez. No? Siya po ang pinakasikat sa industriya ng networking na pinakamatagal bago nagkaroon ng Ferrari. 6 na taon. Doon sa kabilang kumpanya, yung mga ibang kumpanya, 6 na minuto. Nag-swipe, sali ka dito, bibigyan ka ng Ferrari. Pagka yung mga iba, 6 na oras, nag-negosasyon pa. Sige, papasok yung grupo ko, bibigyan kita ng 100 na pre-account, bayaran ko yung utang mo sa kabilang kumpanya, bigyan kita Ferrari, 6 na oras sila nag-usap. So, 6 na oras, nagkaroon ng Ferrari. Yung mga iba, pakitaan mo muna ako ng gilas, 6 na linggo. Pinakamatagal, 6 na buwan. Sa IPERN po, pinakamatagal, 6 na taon. Kasi inipon po ni Zach Lopez yung pera niya, pambili ng Ferrari. Nagpalaki po siya ng income bago siya bumili ng Ferrari. Naka-10 kotse po si Zach. Bili, bili, benta, bili ulit. Benta, bili, bili, benta, benta, bili, 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 benta, benta, bili, benta. Bago siya nagkaroon ng Ferrari. Habang lumalaki yung income, kaya nang maghulog ng mas mataas, pwede nang bumili ng mas mataas na klase ng kotse. Tama? Yung kotseng bayad na, pwedeng ibenta pang down payment nung mas maganda, mas magarang kotse. Okay? So sa IFERN, wala pong fake. Kaya nga sinasabi ko, mag-research po kayo paano nagkaroon ng Ferrari si Zach. Balikan nyo. No? Medyo mag-uubos lang kayo ng oras, siguro mga 3 araw. Okay lang yun. Ano yung 3 araw kumpara sa mga nilugi nyo dun sa mga dati nyong kumpanya? Tama? Check ninyo. Ay, oo nga, no? Yung unang kotse ni Zach Lopez, yung Mustang, na pinakamurang Mustang, yung 4-cylinder na hindi bumubukas yung bubong. Yun pala yung pinakauna niya. Tapos yung pangalawa niya, monster truck pala, na hindi niya pinaalam kay Sir Tom, no? Ang laki ng ginastos niya, pero wala, nasayang pera niya. Pero nanalo naman ng car show, no? Tapos yung pangatlo niya, nakinig na siya kay Sir Tom, chedeng na. Okay? Tapos binenta na niya yung monster truck, bumili na siya ng ibang kotse. Bumili na siya ng Mustang, this time yung V8 na 5.0, bumubukas na ang bubong. Okay? So nag-upgrade, tapos yung Mustang, binenta na niya sa downline niya. Tapos may next, balikan nyo yung history. Kitang-kita, paano nagkaroon ng isang Zach Lopez? Dugo
pawis panahon, no? Tamang sistema dahil tinuturuan ng taong tunay na mayaman. Okay? What we are, no? Kami ni Madam, pinanganak kaming ganito. Pinanganak kaming ganito. Galing kami sa mundo ng mayaman. Kaya alam ko kung paano mag-isip yung mayaman. Kaya lahat ng iPern leader, tinuturuan ko step by step paanong gumalaw na parang mayaman. Sorry. Paanong gumalaw katulad ng mayaman? Paanong magbihis katulad ng mayaman? No? Paanong magsalita, mamili, gumalaw na tulad ng mayaman? Kasi para ang mga mayayaman magtitiwala sa'yo. Tapos step by step yan. Hindi pwedeng kaka-join mo lang sa iPern, presidente na ng kumpanya kaagad makukuha mo. Mayor na kaagad makukuha mo. Hindi. Eh, nakachinelas ka lang eh. Nakapang basketball ka lang eh. Hindi mo makukuha si mayor. Pero yung barangay tanod makukuha mo. Kasi pareho kayo ng damit eh. Diba? Pareho kayo ng outfitan. Di ba? Doon muna. Pagka umangat ka na, di ba? Nakabili ka na ng second hand na kotse, di ba ka level mo na si barangay captain, pwede ka na makakuha ng barangay captain. Tama? Kumita ka pa, nakabili ka na ng brand yung kotse, pwede ka na makakuha ng konsehal or kagawad. Gets mo? Tuturuan namin kayo step by step. Hindi naman bigla-bigla dumating yung mga katulad ni Mr. and Mrs. Tomorrow na merong 83 na truck. Isang truck nga, wala ka eh. Gulungan ng truck, di mo kaya bilhin eh. Tama? Lahat kayo sinasabi, buti na lang wala tayong kotse kasi wala tayong parking space. Yan po yung mga linyahan ng mga walang pera. Buti na lang wala tayong kotse, wala rin tayong pagpaparkingan. Tanga kung nagkaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng bahay na merong parking space. Okay? Mga pati yung bata nakakaintindi. Diba? Buti pa yung bata nakaintindi kayo, hindi. Actually, sa totoo lang, mas mabilis magpayaman ng bata. Ha? Kasi wala pa rin silang maraming galit sa mundo. Wala pa silang mga maraming hugot sa life. Okay? Now, yesterday, kung nandito po kayo, yung mga nagsasalita po, 18 years old and 19 years old. Okay, yung 18 years old po, naka-Jaguar, 6.5 million brand new. Siya po yung pinakabata sa history ng banking sa Pilipinas na pinautang po, no, ng bangko sa Pilipinas. Kasi ang minimum age para magkaroon ng car loan sa Pilipinas, 21 years old. E ang down payment pa niya, ang down payment po niya, 4.3 million dun sa 6.8 million na kotse. Kaya pinautang siya ng bangko, 1 year to pay. Okay? 18 years old. Nag-special approval po yung bangko kasi kakaiba yung kaso niya. Sabi nung bangko, grabe naman yung kita nitong bata, 1 million naman. Mas mataas pa sa sahod ng presidente namin. Okay? So, tanong nyo, paano nangyari yun, 18 years old? You know, minana niya po yung account nung nanay niya na 3 taon lang sa iPhone. Can you imagine, 3 taon lang yung nanay sa iPhone, nakapagpamana ng negosyo sa anak, no, na 2 years na pong wala si mother, no, si Pinky, God bless her soul. 2 years na pong wala si Pinky, ang kinita po ni Chano in 2 years, 33 million. Hindi po mababa ng 1 million yung income ni Chano. Okay? Tapos yung isang nagsalita kahapon, 19 years old. 19 years old. High school graduate. 1.5 years pa lang sa iFern. Kung high school graduate po kayo, college graduate, meron 2 years, 5 years, 10 years, 15, 20, 30 years experience sa pagtatrabaho, angat po kayo dito sa high school graduate. 1.5 years pa lang siya sa iFern. Sino ang downline niya? Siyempre, nag-umpisa siya sa classmate. Magulang ng classmate. Teacher. No? Afternoon teacher, grabe to, high school student, na-convince yan. Teacher, kinausap kasamang teacher yung principal. Na-convince yung principal. Yung principal, sinamahan siya sa DepEd supervisor na 87 na paaralaan ng hawak. So ngayon, 40 po ang principal na sa ilalim ng high school graduate. Yung kabila po niya, kasi nung kumita na siya ng malaki sa iFern, sumunod po siya sa iFern system, isa po siya sa Mercedes-Benz Boys at 19 years old, nakapag-ipon siya ng 600,000 pesos, nag-down payment ng Chedeng. So yung Chedeng, ginamit niya, pumunta sila ng munisipyo, downline niya po sa kabila, mayor, vice mayor, city administrator, konsehal, barangay captain, kagawad.
Okay? So kung kaya ng high school, mas kaya po ninyo. Ang pinagkaiba lang, pag bata, walang maraming galit sa mundo, walang maraming duda sa mundo, walang maraming hugot sa mundo. Mabilis pong sumunod kasi hindi niya sinasabi sa sarili niya na marami siyang alam. Tinatanggap niya sa sarili niya na wala siyang alam. Kaya sabi niya, upline! Upline! PD Edwin Cruz, upline PD Nomi Cruz, Sir Tom, turuan niyo ko, makikinig ako, susundin ko, gagawin ko. Kaya mabilis po. Pagka may edad na, lalo na nakarami na ng kumpanya na networking, alam ko na yan, napagdaanan na namin yan, kaya ko na yan, talaga, ba't wala kang pera? Okay? Meron kang alam kung paano malugi. Okay? Meron kang alam paano pumili ng maling kumpanya. Meron kang alam paanong malusaw ang grupo mo. Meron kang alam paano makipag-away sa upline. Meron kang alam paano makipag-away sa downline. So ngayon, nandito ka na sa iFern. Gusto mong sumugal ulit. Ito lang sasabihin ko. Sundan nyo po yung sistema ni iFern kasi garantisado kaya ka naming payamanin. So, I need to go, no? But makinig po kayo sa next speaker, no? I think papagsalitain po nila yung bagong nagkaroon ng Chedeng, no? Maganda po mapakinggan ninyo yung storya nila kung gaano na katagal sa iFern, kung 100 years na ba sila sa iFern or 2 years pa lang. Kasi nakilala ko po sila pandemic. Sarado po yung office noon. Pinuntahan nila ako sa bahay. Sa bahay ko po sila unang nakilala. Okay, so sa pagkaalam ko, pandemic pa lang sila nag-active. Ibig sabihin, 2-3 taon pa lang sila dito sa iFern. Ang tanong, ilang taon ka na dun sa pinatrabaho mo ngayon or sa negosyo mo ngayon, ano nang narating mo sa loob ng 2-3 taon? Kasi dito, 2-3 taon, nakachedeng na. Pagkatapos nung bumaliktad ang kotse, no? Bumaliktad ang kotse after 3-4 months, nakachedeng. Okay? Kayo, yung unang kotse, wala pa. Okay? So, we know how to be winners. We know how to make you rich. Yung first step, tulungan lang muna namin kayong makaahon sa buhay. Mabayaran yung mga dapat bayaran. No? Yung ano, gumalaw na hindi kailangan mangutang kaliwat kanan. Yun yung first step. Tapos second step, pag sumunod na kayo sa sistema namin, itong mga nakakalat dito sa harap, may meaning po lahat yan. Itong mga laruan na hindi nyo maintindihan, no? Pag kayo nang may hawak nito, hindi nyo masusukat yung ligaya at tuwa na ibibigay nito sa inyo. Kasi binabalik niya yung kabataan sa inyo. Hindi nyo pa naintindihan ngayon kasi hindi pa kayong may-ari. Itong mga Jordan na nakapaligid, itong sapatos sa suit ko ngayon, 170,000. Di ba? Nike lang yan, 170,000. Nike Off-White. Okay? Bakit yan yung sapatos ko? Kasi kaya kong bilhin. Tama? Bakit hindi yan yung sapatos nyo? Kasi di nyo kayang bilhin. So, bakit meron po tayong sistema sa Jordan? Kasi ang normal na empleyado, ang normal na Pilipino, once a year lang nakakabili ng sapatos. Tama? Kung hindi pa nagbonus, di pa kayang bumili, tas bibili peke. Tama? Dito sa iPern, no? By the way, we have a tie-up with Jordan. We are the only networking company in the Philippines and in the world with a tie-up with Jordan. Okay, Jordan headquarters. Tanungin niyo yung mga apply niyo yung mga nagsama sa inyo, anong itsura ng Jordan card? iFern lang ang may Jordan card approved by Jordan headquarters USA. Okay? So for the first time, ginawang kulay green yung logo ng Jordan, no? Para in honor of iFern. Color ni iFern green. Kaya gumawa ng Jordan logo na green. No, yung announcement po namin sa kickoff, partner na rin natin yung Samsung. No, pretty soon, maybe February, maybe March, pwede na po kayo bumili ng Samsung product sa dashboard po ninyo mismo. And, no, drop shipping po to. After nyo mag-order sa dashboard po ninyo, diretso i-deliver po sa bahay ninyo, no? Medyo matunog ngayon yung word na drop shipping, no? By the way, hindi ko po nasabi kasi sa Kiko kasi ang style ko po hindi mambalyo. Ang style ko po pagka sinabi ko, malapit na po siyang i-launch. Kaya hindi ko po siya sinabi during kick-off kasi sa estimate ko, mga 6 na buwan pa to bago magkakatotoo. Pero right now, yung buong sistema ni iFern, pinapagawa na po namin sa India.
Now, bakit India? India have the smartest, the most creative, the most professional IT professionals in the world. And we are dealing with a global IT company making networking company system for all the top global networking companies in the world. And part po nung new enhancement, pagka napalitan na po nung bagong system, meron na pong dropshipping sa iPhone. Okay, ano yung dropshipping? Ipapadala nyo po yung replicated website sa prospect ninyo. Pipili po siya doon kung kukuha siya ng package or bibili muna siya ng produkto. No, kuwento mo yung Perndi, kuwento mo yung sabon, kuwento mo yung kape, gusto niya munang tikman, gusto niya subukan, pwede siyang bumili doon sa replicated website, bibilihin ng SRP. No, ginawa mo lang, pinadala mo lang yung replicated website mo. Mag-o-order po siya doon. Mag-o-order siya, yung office po ang magpapadala. Tapos yung difference between members price and SRP, i-credit sa account mo. Okay? Marami pong kumpanya may dropshipping, pero ang problema, hindi mabenta yung produkto. E paano ang iPhone? Mabenta na nga yung produkto, may dropshipping pa. Lalong puputok ang negosyo nyo. And ang pinagkaiba po ng sikat na produkto, hindi kailangan ng Facebook marketing. No, marami po nang sasabi, Facebook marketing lang yan, lahat ng nakausap ko tungkol sa Facebook marketing. Grabe ang mahal ng Facebook marketing. Yung kinita ko, napunta lang sa bayad sa Facebook marketing. Okay? Yung mga may karanasan, alam niyo yan kung magkano kada araw yan. Gusto mong maraming makakita ng advertisement mo, yung mga sponsored, libo yan kada araw. Kumita ka nga ng libo, pag tinanggal mo yung libo na babayar mo kay Facebook, daan na lang yung natira sa'yo. Ha? Masarap pakinggan, pero barya lang yung kita kung hindi sikat ang produkto. Sa iPern po, sikat, de kalidad, may loyalty na ang produkto. Kaya once we implement all of this new enhancement and new systems, your iPern business will be even bigger. And of course, this week we announced that F-Collagen is now part of the package, no? Meron po akong ipopost, no? Pagbaba ko dito, pagsakay ko sa kotse, meron akong ipopost, no? Meron akong update tungkol sa Fern-E. Magpo-post ako sa Facebook account nyo, abangan ninyo. Okay? So, yung mga gusto lang yumaman, ha? Pag gusto mamatay na mahirap, huwag pong tumayo, ha? Yung mga gusto lang po yumaman, pwede yung tumayo. Pag yung putang ina, hindi ako naniniwala dyan sa presidente, gwapo lang siya. Huwag kayong tumayo, upo lang kayo. Every time po magsalita ako, no, nagtatapos po with the battle cry, no, and taon-taon, yung sinisigaw namin, nagkakatotoo. Yan ang masasabi ko sa loob ng 10 taon, yung taon-taon na sinisigaw namin, nagkakatotoo. Hindi naman siguro kakapit sa akin ng 18 years ang mga leaders kung sinungaling ako. Hindi naman siguro kakapit sa akin ng 18 years sa mga tao kung hindi ako tumutupad ng mga pangako. Okay. So yung first step po, taas po, kaliwa or kanan kamay, pag sinabi anong kumpanya mo, ang sagot iFern. Sample, anong kumpanya mo? iFern. Yun. Sample lang, huwag niyo ubusin yung lakas nyo. Tatlong beses yan, ha? Yung pang-apat, sasabihin ko, in 2023, ang sagot nyo, iFern is global prosperity. Sample po, in 2023, iFern is global prosperity. Tapos yung last po, sa Tagalog, pag sinabi kong sa 2023, ang sagot, pagyaman ay sigurado, iFern at ako, upline ng mundo. Sample po, sa 2023? Okay, parang ganun, pero medyo sabay-sabay. Ulitin po natin. Sa 2023, pagyaman ay sigurado, iFern at ako, upline ng mundo. Okay. Are you ready? Yes! Totoo na to. Tingin po tayo dun sa camera. Isang tingin lang. Yan. Live by a satellite nationwide to the universe. Fuck you if you're not... Ay, wag na. Sorry. Joke only. Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you. iFern! In 2023... Sa 2023! Thank you.